Alright mga kaibigan, marami pong nagtatanong kung kailan daw itinayo ang grotto dito sa may San Jose del Monte. Ayan po, talakayin po natin. Alright, sa tagal ng panahon, ito ay dinarayo ng ating mga kababayan, itong grotto dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ayan po, napakaganda na po. Nung unang dating ko dito, wala pa tong entry na papunta dito sa may pangalawang simbahan doon sa second floor. Ayan po ang kalsada niya, makikita po natin. Ayan po, at umpisa na po natin ang ating kwento. Paano na itatag na itayo itong Our Lady of Lourdes dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine ay unang binuksan sa publiko noong February 11, 1965. Kasabay ng pista ng Our Lady of Lourdes, ang site ay itinatag ni na Horacio A. Guanson at Anita Guidotti Guanson, na ang pinagmulan ng pamilya ay nagmula sa mayamang pamilya sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Si Guidotti Guanson matapos gumaling sa sakit na cancer kasunod ng pilgrimage ng kanyang pamilya sa Lourdes, France noong 1961, ay nagpasya na itatag ang Grotto Shrine bilang isang pasasalamat sa paniniwalang ang pagbuti ng kanyang kondisyon ay isang himala. Ang mga doktor na nag-diagnose sa kanyang cancer ay inaasahan na siya ay mayroon lamang 6 na buwan upang mabuhay, ngunit siya ay nabuhay ng higit pang 3 dekada. Sinimulan ng mag-asawang Guanson ang isang proyekto sa paggawa ng replika ng Rosary Basilica sa Lourdes, France, pagkaraang mamatay si Anita Guidotti Guanson noong 1990. Ipinagkatiwala sa kanilang mga anak ang mga pamamahala ng dambana ng grotto na siyang namahala sa pagkumpleto ng mga replika. At tayo na po yung bumababa, no? At natapos po ang ating kwento about sa pagtayo nitong grotto, kung saan nagmula, anong taon. Ayan po, gayang-gaya po sa France po nakikita po natin ang area na to. Kasi sa France naman ay marami po talagang gumaling doon sa Our Lady of Lourdes, no? Mga kaibigan. At ang ganda po ng mga bulaklak, yung vine na yan, no? Akala ko naman ay yan ay bougainvillea. Hindi po, ibang klaseng bulaklak po yan. At tayo ay bumaba dito, marami pong nakikita po natin mga namamasyal. Ayan, at merong nagpa-selfie. At hindi ako nakatiis, meron po akong nakita dyan na hindi ko po makakalimutan tingnan bakit nandyan po yan. Kagaya niyan nakikita po natin, no? Nandyan sa may bandang kaliwa, sa may bandang itaas. Ayan po yung mga namamasyal dyan. Ayan po yung nasa, no, yung naka-close up ngayon. May mga saklay, may mga brace sa likod. Ibig sabihin po, marami pong gumaling dito sa grotto na to. Ayan po, naiwan na po yung mga gamit sa support ng sa kanilang mga katawan. Ayan po, no? Ang dami na pong gumaling. Yun ang ibig sabihin po. May saklay pang, oh. Kitang-kita nyo naman. Ayan sa ibaba, meron pong lamesa, no? At may table dyan. Nung kapanahonan, may nagmimisa po dyan. Yan, this way to Holy Spring Water. Makikita nyo po dyan, maraming namamasyal. Sa bandang ibaba, doon po kayo makakakuha ng Holy Water. At nakikita nyo naman mga kaibigan, para lang po siyang korting kanal, pero daanan po yan. Ayan, nakikita nyo, ano, nakasulat nyo na kulay pula. Spring water ba yan? Nakasulat na yan, no? Ngayon po, wala pong tubig, no? Dry na dry po ang kanilang, ano, area. Ayan po, nakikita. Pagkatapos, aakit na po kayo dyan sa may itaas na yan.
Ayan po, napakalamig po dito. Nakikita nyo mga kakahoyan. Napalibot po tayo ng maraming maraming pong kahoy dito. Yung mga kulay blue dyan, yun po ang pinaka part nila, no? Pwede kayo magdala ng pagkain, buong pamilya, pwede magsalo-salo dyan, mag-get together kayo, no? Pagkatapos ng pamamasyal. Ayan po, at ako po ay hindi pa kontento, lumapit pa ako. Ayan, kinuklose up ko pa yung mga kumakain dyan. At nakikita nyo, picnic area, food and drink allowed. Ayan po, ito po yung pinaka-entrance niya. Makikita nyo naman mga kaibigan, oh. Wow, napakaganda. Ang daming puno, napakalamig po. Yung site na po yan, nakikita nyo, yun po ang first station. Ayan. Then, ayan, tayo ay tinutuloy-tuloy na po ang ating Station of the Cross. Ito po ang pangalawang station. Ayan po yung pangalawang station, may prayer dyan. Kung may dala kayong yung book na binabasa. Ayan. Hanggang 14 station po yan. At hindi ko na lang po kinunan lahat dahil napansin ko talaga ay hindi po kaya ng ating katawan dahil napakainit po dito, grabe, pero napakaganda po ng ating paligid. Ayan o, nakikita nyo, puro kakahoyan. Hindi ko na kinukunan yung third station po. Basta kami ay naglalakad-lakad lang, no. Ito ang third station. Ayan o, this way. Ayan po. Ayan po ang ating guide ng ating mga araw. Kailangan di po kayo magkakamali. Pero sunod-sunod na po yan, no. Ito yung third station. Ayan, third station. At sa baba, mayroon pang sumunod sa amin. Ayan po, no. At sige po, panoorin lang po natin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito mga kaibigan, natapos na po ang aming pag-station of the host. Paglabas nyo mga kaibigan, makikita nyo dito sa may bungad na po papuntang parking lot, ay makikita nyo napakaraming pagkain.